Magandang buhay mga kabutingting. Meron tayong gagawin dito na isang Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Ang problema nito, yung LCD niya basag dito. May mga glass. Nilagyan na lang siya ng tempered glass para hindi siya makasugat. Kaya ang gusto nung may-ari ay palitan na ng bago. Ayan, shout out kay Molen Mendoza at sa may-ari po nitong cellphone sa kanyang anak na si Gabriel Mendoza. Ayan, shout out po sa inyo. Salamat po muli sa pagtitiwala. Kaya simulan natin mga kabutingting. Unang gagawin natin, natanggalin natin yung kanyang SIM tray. Sapagkat magbabaklas tayo ng back cover saka side cover niya. Ayan, tanggalin natin. Kaya natanggal na natin yan. Ayan. Ngayon, gagamitan natin ito ng hot air. O kaya, kung wala kayong hot air, gamitan niyo siya ng blower sa buhok. Pwede. Eh mga kabutingting, inita natin. Iwasan nyo lang yung camera. Ito. Para, yan, gilid lang naman eh. Gilid lang ang importante dyan mga kabutingting. Dahil meron siyang dikit dito na adhesive sa gilid. Ikaw ay napadaan sa aking channel. Nagustuhan mo ang aking video. Like and comment. Subscribe na rin mga kabutingting para maging updated ka sa mga susunod na video na aking i-upload. Ngayon ang gagawin nyo dito sa gilid. Yan. Dito nyo padadaanin yung yan. Para matanggal natin yung back cover. Yan. Yan, dire-diretso na yung mga kabutingting. Kasi lumambot na yung dikit niya. Didikit natin siya ng panibago mamaya. Yun. Tanggalin natin. Ngayon, itong side cover naman ang tatanggalin natin. Pero bago natin tanggalin yun, tanggalin natin itong mga tornilyo na to lahat. Yan. Bali, para maiangat natin yung kanyang side cover. Kaya, simulan natin mga kabutingting. Bilang natin yung mga tornilyo pagkat babalik natin yan mamaya.
Marami siya mga tornilyo, mga kabuting-ting. Kaya kailangan tanggalin natin lahat dyan. Ayan, natanggal na natin yung mga tornilyo, mga kabuting-ting. Ngayon, itong side cover naman. Ayan. Dito. Mahaba yung kuko nyo. Ayan, pwede nyo siyang kukuhin. Sabagay, kanya-kanyang diskarte yan eh. Ang mahalaga, makaibalik natin ng dati yung ating ginagawa. Ayan. Ngayon, ito yung sa fingerprint niya, mga kabuting-ting. Ingat kayo dyan. Kaya ang pag-one side dito, pag ganyan, ayan. Tapos, iaangat nyo lang yung ito. Yun, tanggal na. Ngayon, yung battery natin, kailangan tanggalin natin yung flex niya. Pero yung mismong battery, hindi na, mga kabuting-ting. Sapagkat, hindi naman tayo mag- tatanggal ng flex dito tayo. Ito yung flex ng LCD niya, mga kabuting-ting. Ito lang. Ayan lang. Iaangat nyo lang siya dyan. Ganyan. Kaya yung tatanggalin na lang natin yung sa battery. Ayan. Ito. Ayan. Ito yung sa battery niya. Ayan. Tapos, dito na tayo. Magtatanggal na tayo dito. Ang gagawin natin, mga kabuting-ting, iinitan din natin siya dito. Ingat lang kayo dito dahil mayroon siyang camera naman. Kaya, simulan natin, mga kabuting-ting. Ang gawin niyo, pag ganyan, takpan niyo lang siya ng daliri. Iniitan niyo lang siya. Yan. Kaya natin iniinitan, mga kabuting-ting, para lumambot yung kanyang LCD. Ay, yung kanyang adhesive sa LCD. Lumambot yung dikit na adhesive doon sa LCD natin. Para hindi siya mahirap tanggalin. Yan. Kung wala kayong hot air, blower sa buhok, pwede. A few moments later. Ngayon, ang gagawin natin, ito, gagamitan natin siya ng curb. Pang LCD talaga yan, mga kabuting-ting. Ilalim tayo. Hanapan nyo lang siya ng pinaka madadaanan. Ayan. Kasi pagka na natin ng curve yan, madali na siyang tanggalin. Matatanggal na natin siya. Ayan yung basag niya. Ginagyan na lang siya ng tampered glass para hindi siya makasakit. Masugat yung may-ari. Ganyan mga may basag, ingat kayo, mga kabuting-ting, sapagkat maaring tumalsik yan. Kaya mga kabuting-ting, pagkadating dito, tigil kayo kasi ito yung kanong cover nung earpiece natin eh. Tapos, iaangat nyo na siya. Naikutan nyo na. Ayan. Okay. Tanggal na natin, di ba? Ngayon, ang gagawin natin dito, lilinisin natin yung gilid para pagka dinikitan natin ng panibagong LCD, eh lumapat yung ating
LCD. Ayan. Kaya, ito kasi yung, may meron siyang pinaka-guide mga kabuting-tingi. Meron siyang malalim, may hukay siya dito. Pinaka, parang kanal ba? Sakto yung LCD natin para nakalapat dito sa ibabaw. Kaya, obligadong linisin natin. Tulad niya, may naiwan dito. Ayan o. Dito, may naiwan na glass. Ayan. Pag hindi nyo napansin, ayan o. Hindi nyo napansin, pag nilapat natin LCD natin, maaari siyang mag-crack. Ayan o. Sa gilid, yung pinagbasagan niya, naiwan yung dikit. Naiwan yung glass niya sa dikit. Ayan o. Yung tumutunog o. Yan ang napaka-importanting malinis. Ayan. So, kaya, lalo na napakasela na LCD mga kabuting-ting. Kaya nalinis nyo na yan. So, ikot. Ayan. Pwede na nating ilapat yung ating LCD. Masakit yung nagbibigyo pa. Ayan mga kabuting-ting, ito yung bago. Papalit natin. 12 seconds later. Ayan o. Ito yung luma. Ayan yung may basag dito. Ngayon bago natin siya idikit, syempre, itatrial muna natin siyang ikabit. Para malaman natin na lapat na lapat siya. Ayan. Para makita natin na kung good yung ating LCD. Ayan. Ibit natin. Wala pang dikit siya mga kabuting-ting ha. Tapos, ikabit natin yung battery. Try natin siyang i-on. Ayan, oh. Lumabas na yung kanyang logo. Gagana. Eh mga kabuting-ting, nag-on na siya oh. Ayan oh. Ayan yung application, mga application niya. Ayan, kukuha lang kayo ng isang application diyan para ma-check natin na good yung ating LCD. Bawa ito. Kailangan gumagalaw siyang ganyan. Ayan. Pagka gumagalaw na ganyan, yung mga parts na yan, ibig sabihin, okay yung ating LCD. Ayan. Oh my God! Wow! Kailangan sumunod yan. Ganyan. Ayan. Bawa, kuha tayo ng iba. Diba? Ibang application. Ayan o. Mga apps yan. Kailangan sumunod siya mga kabuting-ting. Ayan, ganyan. Ayan o, gumagalaw siya, di ba? Kita nyo. Ayan. Yun. Ibig sabihin, good yung ating LCD. Ayan. Kaya, ang gagawin natin, ipipix na natin siya mga kabuting-ting. Ididikit na natin. Ayan mga kabuting-ting, dikitan natin.
Simulan niyo rito. Ayan. Sa gilid. Di baling marami ng konti, mga kabutingting. Para hindi matanggal yung ating LCD. Ayan. Paikot yan. Lalagyan natin ng adhesive. Tapos, pagka nalagyan na natin, ilalapat natin yung ating ilalagay na LCD. Ayan, ilapat na natin. Itulak na natin na ganyan. Napantay na natin. Ayan. Idikit na natin. Ayan. Kailangan lapat na lapat yan, mga kabutingting. Ayan. Fix na natin ito. Fix na rin natin yung battery. Ilalagay na. Ayan, nailagay na natin yung side cover niya, mga kabutingting. Ngayon, gagamitan natin siya ng clamp. Ayan. Yung sasabi ko kanina. Para dumikit yung ating LCD. Kalahating oras, mga kabutingting. Patutuyuin natin siya. Yung katamtamang higpit lang ang gagawin natin dyan. Sapagkat baka mabasag naman yung ating LCD kapag ka sobrang higpit. Yan. Kaya kailangan yung kasarapan lang. Yan. Hintayin natin yung kalahating oras para mailapat natin siya. Ayan. Okay. Kalahating oras, mga kabutingting. Kaya shoutout muna tayo doon sa aking mga subscribers at mga followers sa Facebook. Ayan. Hindi ko na po kayo may isa-isa at marami kayo. Pero mabuhay po tayong lahat. Tuloy lang po tayo sa laban. Ayan. Tayo yung nakikidigma. Ayan. Tayo natin, mga kabutingting, kalahating oras. Ayan, mga kabutingting, kalahating oras na yung lumipas. Ngayon, tanggalin natin. Tapos, kabit natin yung mga tornilyo. At, ipipix na natin ng buo yung ating cellphone na ginawa. Gabit natin yung mga tornilyo para maibalik na natin yung kanyang back cover. Dito na tayo. Ikaw ay napadaan sa aking channel. Napanood mo ang aking video. Like and comment, mga kabutingting. Please subscribe. Click the notification bell para sa mga susunod na video na aking i-upload. Ay ikaw ang unang makapanood. Ayan. Maraming salamat po sa mga nanonood ng aking mga video tutorial. Sana ay mayroong kayong mga natutunan. Ayan mga kabutingting, na i-tornilyo na natin lahat. Ngayon, ito namang back cover ang lalagyan natin ng adhesive. Dikitan natin. Para mailapat na rin natin.
Yan, lapat natin mga kabuting-ting. Yun, marinig nyo naman yan eh. Mararamdaman nyo naman yan na lapat na lapat na eh. Ngayon, kapag ka nailapat nyo na, mga kabuting-ting na ilapat na natin, ibalik natin yung clam para ayan, kalahating oras para lang lumapat yung likod nung ating ginawa. Ayan. Minsan ginagamit ko mga kabuting-ting rubber na lang. Eh, wala tayong rubber ngayon. Kaya clam na lang ulit ang gagamitin natin para mas safe yung mga kabuting-ting eh. Yan, tayo lang natin mga kabuting-ting kalahating oras. Good na yung ating ginawa. A few moments later. Ayan mga kabuting-ting kalahating oras, dinikit natin yung backover. Ngayon tanggalin natin at linisin natin yung mga excess nung ating dinikit na adhesive dito sa CD. Diyan mga kabuting-ting, ganyan lang dito. Kamayin nyo lang siyang ganyan. Ayan. Para yung mga, ayan o, nakikita nyo, yung mga lumampas na dikit, lumabas, eh, matanggal natin. Para pagka nilagyan siya ng tempered glass na panibago, malapat din siya. At saka malinis siyang tingnan. Ngayon, pagka natapos nyo ng ganyan, linis nyo na itong likod. Ganun din mga kabuting-ting, dahil may mga sumobra din siya, ganyan lang. Ayan. Para lang matanggal yung mga sobra. Ayan. Yun. Ngayon natanggal na natin, i-fix na natin mga kabuting-ting. Balik na natin yung mga memory card niya saka yung kanyang SIM. I-on natin mga kabuting-ting. Yan mga kabuting-ting oh. Nag-on na siya. Hintayin lang natin ng konti. Para kabuting-ting oh. Nag-on na siya. Ayan oh. Ayan oh. Okay na yung ginawa nating cellphone mga kabuting-ting. Magagamit na nung may-ari. Yan. Ayos na. Ayos na.